Chop. Ito rin magjajagin naman kami ngayon. Bagong place na naman itong napuntahan namin. Maraming nagjajagin. Mga 15 minutes away from our house, our home. Pero medyo maganda yung ano, yung place. Maganda yung view. So, may ganyo kang magjogging. Tubigin mo kung saan. So, tara mga pork chop! Tingnan nyo, mga pork chop. Ibang place. Ibang place naman itong jajagingan namin. Yan o. Oh, may leak dun sa baba. Maganda. Shout out pala sa EOG, yung ano, yung dance group ko sa Dubai. Pero ano, naghiwa-hiwalay na kami ng lugar ngayon. You know guys, ganda ng lugar. Doon tayo magsimula. Doon tayo, parang masayang yung hawis natin. Maganda pala dito. Bakit nakapasok yung sasakyan? Ah, may daan siguro. Doon o, sa pinakadulo. Ah, dam pala to. Ayan guys, ganda ng place. Ang ganda mag-jogging dito. Nature na nature. Oh, pwede pala mag-ano dito eh. Mag-parking eh. Oo. Oh. Ganda dito. Oh. Hindi, mas maganda nga eh. Mas maganda nga dito magtala eh. Walay tao, walay tao ah. Ang ganda ng place. Marirelax ka talaga. Ito na nga place no. Magdala ka ng ano, ng magkakape ka. Diyan ka magrelax. Res buntag. Dala ka ng... Fishing na ginong. Ha? May mag fishing. Oo. Ah, siguro yung mga ano to. Dala ka, katong dito bito na yung fishing food. Ito siguro sinabi ni Nick. Si Nick ko ni Daghani din mo po. Oh, yan guys oh. Ganda ang lugar. Pwede kang mag-jogging dito. Yan. Pwede mag-fishing. Dam pala to, dam. Malaki pa hanggang to no. Tapos may nag-fishing dun sa ano. Sino nakatayo. Tama na tayo doon sa dulo bago magsimula ng jogging. Tapos may tuilit pa oh. Ito yung kagandahan dito sa Australia eh. Pag may park, may mga public toilet. Tapos karamihan, mostly ng mga park may mga barbecue area. Gaya na no, barbecue area din. Tapos may libre na siyang electric stove. Electric, anong tawag nito? Induction. Tapos, doon, ma-enjoy mo yung ano. Sa ating sa Pilipinas, walang ganun eh. Yan, ganyan oh. Walang bayad yan, may electric induction. Pwede kang magluto dyan, mag-barbecue. Ha? Oh, pag nasa Pilipinas to, may entrance to. Ah, may gas pala to. Yan o, may tangke. Ah, so baka may lutuan yan.
Oh. Ang galing ah. Pero isipin mo, libre ba, no? Hindi ka pala pumasok dito. Oh. Fishing. Yan ang problema, baka wala. Daming ipon, silipin natin dito. May nakikita naman tayo. Baka may crocodile dito. Baka wala naman tayong ulam ba? Fishing tayo, tumatay sa tayo. Ay, tingnan natin kung may isda. Dito hindi na madumi kasi bato-bato na siya. Hindi na maputik eh. Okay, so dam to eh. Yun, malinaw ang tubig oh. Malinaw. Laki nito eh. Ito kaya yung supply ng tubig sa atin? Siguro. Tapos i-filter lang, no? Dito pala yung galing yung ano. Bawal ka palang umihi dito. Meron kasi nag-fishing dun oh. Mga maraming isda. Yan. Meron ding park dito dun sa kabila oh. Ah, yun ang dinaanan natin. Dumanda. Yung nag-fishing lumipat na. Siguro wala siyang nakuha sa dumanda. Parang bata pa, no? Hindi, dyan, sapat mo ko. Ano makita tag-ahas ba? Uy, basa man. Sayang. Ah, dyan lang wanda. Ang basa. Uy, mabakay lang tali ha. Dog not permitted on trail. Hindi ko permitted. Ate. Tara, trails na oh. Itong jogging trails. So, punta tayo dito guys. Wala akong nanong daan. Dito sila nagja-jogging eh. Hop. Oh.
medyo maganda rito kasi trilis na trilis ha. Masa. Oh, ang ganda naroon dito. Parang nasa probinsya lang ba? Hindi na nata kayo. Mga totoong hangin. Ganda naman ito. Pagbalik, maglakad na. Kasi wala lang hangin. Parang sa probinsya lang ha. Oh, nabot ako yung kabilang dako. Tignan mo yung kabilang dako, guys. Ito, nagmumuhin siya. Naglagay ng chemical sa ano. Oh, stop muna tayo kasi may stop eh. Tapos antay muna tayo. Oh. Dito na tayo sa kalsada. Dadaan kasi maputik dun sa gubat. Pero kunting ingat lang sa sasakyan. Grabe ang layo ng nilakad niya. Saan pa kaya yung galing dun eh? Tapos mabalik pa siya. Sus. Naaalala ko guys, ganito sa probinsya, sa Bohol. Nung nag-aaral pa ako ng high school, mga 3 kilometro nilalakad ko. Yan, uwian. Tapos ipagsasakaya kasi ng tricycle. Mahal eh. Sayang, hindi kasi yung baon mo. Yung baon mo pang bilhin ng ice candy at saka yung banana cue. Kaya maglalakad ka lang sa 3 kilometro. Tapos minsan nagsi-shortcut ako, doon ako dumaan sa may ilog, 2 ilog tinatawid ko kasi mas malapit eh, parang magiging 1 kilometro na mahigit. Tapos yun lang ang ano doon, maputik pag tatawid ka doon sa 2 ilog. Tapos pag doon ka kasi sa kalsada naglalakad, marami kang kasabay na mga estudyante rin naglalakad, siguro buong halos buong eskwilahan eh. Yung may mga kaya lang sinusundo ng mga tricycle, yung mga
anak ng may kaya. Oh, may gamba to, no? Gambang Australia. Dati sa Sydney nakita ako ng malaking gamba eh. Hindi tarantula. Gamba talaga pero malaki. May sasakyan doon. So, takboy natin. Lang doon, sayang eh. Parang pawisan tayo. Takbo na naman ito. Ang matira naman na eh. Mga 300 to 400 meters lang. Patakbo na naman ito. Sa gitna ng kalsada. Nagjagjaging kami dito sa Australia. Ang tanggal ng mga taba. Tingnan sa likod kasi baka may sasakyan. Yan na ba yung sasakyan? Parang nanghapdi yung belly ko. Masutunan na yata. Hop. May nakikita akong basura. Tanggalin muna natin. Ayan. Oh. Ilalagay natin sa tamang basurahan. Kasi sako to eh. Dapat we always care to our mother nature. Kasi ito yung titirahan ng next na mga generation pa natin. So ilalagay ko to sa basurahan doon. Pag mayroon, sigurado mayroon naman yun. Siguro nagtaka yung mga OC. Ano ba yung tao na to? No? Nagdala ng sako. Baka magbubuti, siguro yun. Yun o. Ay. Ang ganda ng kalikasan natin eh. Tapos kahit sa saan lang itatapon yung basura. Siguro malamang ito ano to, nasa sasakyan tapos nilipad dahil sa bilis ng sasakyan o sa hangin, kaya nasa tabing kalsada lang siya. So sana makakita tayo ng garbage ano nito. Garbage can or garbage ano. Uy, wala. Ano ba yan? Wala eh. Lagyan lang ito sa likod ng kutsi. Tapos doon ay tatapon sa bahay. Ayun, nakita ko ng basurahan. May basurahan ba dyan malapit? May basurahan na malapit. Basura dun sa gitna ng kalsada. O dun sa gilid ng kalsada.
Saan meron dito? Oh, nahingi siyang pagkain oh. Oh, nahingi mo. Basura yan. So, may basurahan dito. Yan. Dito natin lalagay. Tons, silipin natin yung nag-fishing. Yeah. Oh. Nilagyan lang dito, ganito. Para hindi maangat ng bahagya. Hindi ko alam kung anong purpose. Baka ayaw nila lalagyan ng malaking item. Or ayaw na malipad ng hangin yung babaliktad yung takip. So dito muna kami guys, magre-relax muna kami. Yan, punta kami doon, may nagpe-fishing kasi nalapitan namin. Tatanungin namin kung anong isda ang nakukuha niya. Patay, manunosblade na naman ako nito. Tara Tons, tanungin natin. Ha? Kapitan natin. Tara. Kasi mahilig din kami sa fishing yun, Anton. At tanungin namin kung anong isda mayroon dito. Uy, umalis na siya. Umalis na. Natakot. Umalis na eh. Wala, sige lang ako ang isda. Umalis na oh. Umalis na siya. Nung kalapit kami, sana tatanungin namin kung anong isda mayroon dito. Umalis na siya. Pero may pelicans ano. Saan ba yung pelicans? Nagdamo yung pelicans. Wala. Yun, layo. Ay, hindi pala na gano'n. Yan yung pelicans oh. Yan yung pelicans. Sabang laki. Naghanap siya ang isda yan. Yan. Tapos may isa pang pelicans na malayo. Tapos may maraming ibon dito sa gilid. Sumalis na siya. Narinig niya siguro, naiintindihan niya yung salita na Tagalog. Sabi ko, lapitan muna natin, tanungin natin kung ano yung isang nahuli niya. Biglang nag-pack up siya, umalis. Siguro, natakot lang sa amin. Or may kuha siyang maliit na isda. Bawal kasi kunin yung maliit na isda eh. Pero parang empty naman yung ano, yung lalagyan niya. Buti pa yung dalawang ibon na to. Sweet na sweet. Yan. Yan yung beauty ng pinagdadagingan namin. Dadagingan namin. Yan mga kaprokchap, ito yung healthy living natin. Jogging. Isa sa healthy lifestyle. Ito yung sobrang dedicated yung mga usi no, sa healthy. Pero siguro binabawi na nila kasi mahilig sila sa mga fish and chips, mga fried, tapos burger. Yun ang mahilig nila. Pero mahilig din naman sila sa mga salad. Mga salad. Tapos lagi sila nag-exercise gabi-gabi. Yan. Ganda ng lugar. Ganda ng lugar. Tingnan niyo.